noon pa man inangkin mo na ang puso ko. Iyo ako ng buong buo. Panaginip lang ba lahat ng to? Kung panaginip lang to, sana huwag tayo magising. Ginagawa niyo dito? Tinawagan ko si Efren, anak. Sinabi niya sa akin na dito daw kayo nanunuluyan ni Sheila May. Pinuntahan kita dito, anak, kasi kailangan sumama ka na sa akin. Umuwi ka na, anak. Hindi ka ba natatakot, Pukanding? Kapag nalaman ng mahal na rin na pinagtatangkaan mo ang buhay niya, siguradong ipapapatay ka niya. Wala na rin namang halagang buhay ko sa akin. Pero sisiguraduhin ko na bago pa man nila ako mabuko, na ipaghiganti ko ng kamatayan ni Ina. Inay, alam niyo naman po, Andelan, kung bakit kami umalis, di ba? Dahil kay Kuya. Ayun na nga eh. Ang Kuya mo na aksidente. Nasa malubhasang kalagayan ngayon. Sumama ka na sa akin ngayon. Bakit kasi hindi ka na lang magsimula muli? May pagkakataon pa naman para mamuhay ka ng tahimik. Lalo na't napatawad ka na ng mahal na Rina. Pinanggap ka na niya muli dito sa Serenea. Bumalik ako dito para maningil ang utang aralan. At hindi ako matatahimik. At hindi ko nagagawa yun. Tulad nga ng sinabi mo, pinagkakatiwalaan ako ni Jack. At yun ang pinakamalaking kahangalan na ginawa niya. Mahal mo ko kahit mahirap lang ako. Kahit pangit ako. Hindi ka pangit. Pero hindi ako maganda. Maganda ka. Kaya wala kang dapat itago sa akin. Alam mo ba kung ano nakikita ko pag tinitingnan kita? Ang babaeng nagpapasaya sa akin. Ano po bang nangyari? Hindi ko lubos alam ang detalye ng aksidente, anak. Basta ang nalalaman ko lang, may inaasikaso siyang papeles habang break niya. Papeles? Papuntang Japan. Siya na lang daw ang papalit dun sa posisyon na inaplayan mo. Erebus? Miss Jubel, kanina pa kita hinintay sa labas. Kasama mo pa rin ba yung Tagalupa? Mamaya na tayo mag-usap, ha? Nasaan na siya? Erebus! Mamaya na tayo mag-usap. Jessica, wala na siyang karapatang manatili pa rito. Nakalimutan mo na ba kung gaano kanya sinaktan? Paalisin mo na siya! Erebus, tama na! Problema ba? Pabalik na siya sa opisina. Siguro sa kamamadali niya, hindi niya na malayan may padating na sasakyan. Sino ang nakabunggo sa kanya? Ayon sa mga nakakita, pulang kotse daw. Tinakasan itong kapatid mo. Hindi man lang tinulungan para dalhin sa ospital. Mabuti na lang, meron nagmagandang loob. At dinala siya dito. Kung hindi, baka mamaya patayin ang kapatid mo.
Diyos ko, anak. Naawa ako sa kapatid mo. Sa kagustuhan niyang gumandang buhay natin, ganito pang nangyari sa kanya. Hindi po kayo umiyak, Nay. Pagdasal na lang natin ang kaligtasan ni Kuya. Meron. At ikaw yun. Erebus? Bakit nandito ka pa? Ba't ginugulo mo pa rin si Isabel? Ako nung gugulo. Teka, hindi mo yata naiintindihan eh. Sinaktan mo siya! Oo! At pinatawad na niya ako. Humingi ako ng tawad. At higit pa doon, tinanggap niya ang pag-ibig ko. Pag-ibig? Oo, Erebus. Minamahal niya ako at nagmamahalan kaming dalawa. Pero paano naman ako? Kaibigan kita. Kaibigan lang ang tulad ko sa'yo. Hindi ba dapat maging masaya ka para sa amin? Para sa akin. Fredo, pasensya ka na kay Erebus, ha? Nagmamalasakit lang naman siguro siya sa akin, kaya niya nagawa yun. Sino ba kasi yung lalaking yun? Masyado siyang concerned sa'yo. Alam, buhay mo, pinakikialaman niya. Kababata ko si Erebus, at matali ko siyang kaibigan. Noon pa man ugali niya na napagtanggol ako kahit kanino. At hindi ka ila sa kanyang pag-ibig na naramdaman ko para sa'yo. Matatakot lang siguro siya na masaktan uli ako. Yun lang yun. Talaga bang concern lang siya sa'yo? Baka naman may gusto yan sa'yo. Tingin ko may gusto sa'yo yan. Hindi mo dapat ginawa yun, Erebus. Pinagsabihan na kita at nakakahiya kay Fredo. Nakakahiya? Siya ang dapat mahiya. Pagkatapos yung itakwil at saka saktan si Jezebel, pupunta-punta siya rito. Ang kapal na mukha niya. Mahal siya ni Isabel. Masigit ang pagmamahal ko kay Jezebel. Mahal ko siya higit pa sa aking buhay. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Oh, nagsiselos ako. Ba't masama ba? Mahal kita eh. Ayoko na may ibang tao umagaw sa'yo sa akin. Kahit sino pa yan, hindi ako papayag. Walang makakaagaw sa akin. Dahil sayong-sayong-sayo lang. Talaga? Sayang-sayang lang. Sinabi mo yan, ha? Ay, maniwala. Maniwala. Hindi mo na ako kailangan pagsabihan tungkol dyan, Erebus. Alam ko yan. At tiyak ko, alam din ni Isabel ang labis na pagmamahal mo sa kanya. Pero ang hindi tiyak ay kung susuklian niya yon ng pag-ibig. Mahal na mahal ni Isabel si Fredo. At walang pagbabago dyan. Siguro, mas maganda kung tanggapin mo ng maayos ang iyong pagkatalo at maging masaya ka na lang para kay Fredo at kay Isabel. Lalaki, bibigyan kita ng usapang pagkakataon para ipaglaban mo ang iyong pag-ibig, Erebus. Gagawin mo lahat ang magagawa mo para mahuli mo ang pag-ibig, yung sirinan yun. Habang tumatagal, ay nangingitim yung puting perlas na yon. Kaya bago man lang mawala ang kinang na yon, ang magic touch ng perlas na yon, siguruhon mo na mapasayo na ang puso ni Jezebel. Paano kung maging itim na itong perlas na ito? At hindi ko pa rin mapaibig si Jezebel. Kung mangyari yun, kamatayan lang ang iyong magiging kapalaran. Kaya lumarga na ka. Kasi mahalaga ang bawat tigil mo dito. Sana mapasayo na yung minimiti mong pag-ibig. Dahil kung hindi, ikumusta na lang niyo ko kay Batara. Fredo, bakit ba ayaw mo sagutin ang mga tawag ko sa'yo?
Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Hayop ka talaga. Pinagtataguan mo yata talaga ako. Kailangan mo na ba talaga umalis? Kung pwede lang sana, huwag na ako mawalay sa piling mo. Alam mo namang maraming trabaho nag-aantay sa akin. Si Daddy walang tigil sa katatawag sa akin. Daddy mo lang ba yung naghahanap sa'yo? Si Cassandra. Cassandra, ano ba nangyayari sa'yo? Si Fredo, ayon sa sagutin ng mga tawag ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka pinagtataguan niya lang ako. Baka naman may ginagawa sa opisina. Napatawag din siya. Pero hindi ko sinasagot. Kamorela, kakausapin ko na siya mamaya. Ha? Eh kung kakausapin mo siya, sasama ako sa'yo. Kaya nandun ako kapag kinausap mo siya. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Sa kanya wala akong tiwala. Tumawag ako doon, wala siya. At hindi siya nagpunta doon. Talagang pinagtataguan niya ako. Sandra, calm down. Stop acting like a child. Hindi. Kita aba, mahal ko si Fredo. Mahal na mahal ko si Fredo. Kaya hindi ako makakapayag na mawala siya sa akin. Masama siyang tao. At alam ko lahat gagawin niya, makuha ka lang uli sa akin. Natatakot ako baka mawala ka uli sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo mapaghihiwalay pa. Sasabihin ko sa kanya kung ano nangyari sa atin. Alam mo kung bakit? Ha? Dahil nahanap ko na ang tunay na babaeng mahal ko. Patawarin mo ko, Jezebel. Pero hindi ako makapapayag na makuha ka sa akin ni Fredo. Kailangan mo akong ibigin. Sinugal ko ang mismong buhay ko para sa pag-ibig na ito. Kaya hindi ako pwedeng mabigo. Hanggang tenga yata ang ngiti ng aking dalaga. Dahil nasa akin na po si Fredo at nararamdaman ko po na mahal na mahal niya po ako. Eh, noon pa man eh. Nararamdaman ko nang may pagtingin talaga siya sa'yo. Kaya lang, alam mo naman ang mga lalaki. Kuminsan may pagkabobo. Ngayon lang niya na-realize na talagang in love pala si sa'yo. Kung ano-anong mo ng sakit at hirap ang binibigay sa'yo, Isabel. Ang importante, Buboy, maayos na kami ni Fredo ngayon at mahal na mahal niya ako. Gildo, sila. Alam mo, masyado ko nang napapansin na sobra na ang involvement mo sa Sunsilk Project. Napapabayaan mo na ang iba natin mga kliyente. Sir Don Juan, malaking pera ho ang pinasok ng Sunsilk sa kumpanya natin. Di ba dapat naman ho talaga na sila unahin ko? Yes, but not to the point na ma-alienate mo ang iba natin mga kliyente. Yun daw, total naman pumayag na ibang modelo muna ang gamitin natin sa project na to. Bakit hindi mo muna ipaubaya ito sa assistant mo? Maasahan naman natin si Francis, di ba? But sir... That's an order, Gildo. Naalala ko tuloy nung buhay pa si Luisito. Pag magkasama kami, para akong nasa ulap! Ano, Gada? Pero na po ba, easy lang ko kayo. Kasi yung tao nyo nung abutenga eh. Pero, nasa ulap nga po kayo, wala po kayo sa ibaba. Huh? Nanay ko, Isabel, huwag ka masyadong magmataas-taas. Masakit bumagsak at mahirap. Buboy, sumasobra ka na, ha?
nasasaktan ako dyan sa mga sinasabi mo. Ang importante, mahal ako ni Fredo. Yun lang yun. Sir, minuminuto ko tumatawag si Ma'am Cassandra. Tawag ko siya ng tawag pag parang ayaw niyang maniwalang pag sinasabi kong wala kayo. Kuminsan nga ho, sinisigawan niya ako. Kuminsan nga ho, naiiyak na ako eh. Pero, bibigilan ko po eh kasi I'm strong. I'm a strong person, Sir Fredo. Hindi mo na kasi dapat sinasagot ang tawag niya. Imalay ko ka bang iniiwasan niyo siya? Hello? Girlfriend niyo kaya yun? Dati palagi ko pinagtatanggol si Sir Fredo. Pero ngayon, sawa na ako. Kasi tuwing nakikita kitang nabibigo, parang nagdudurugo ang puso ko. Kaya pasensya ka na, na hindi ko kayang lumundag sa tuwa para sa inyo. Masyus! Alam mo, Buboy, ano talaga kitang makitang masawi ilik sa pag-ibig eh. Nakinig ka sa akin ah. Naiintindihan kita pero wala ka nang dapat ipag-alala. Kasi ako mismo nararamdaman ko mahal talaga ako ni Fredo. Ang importante nagmamahal ang kaming dalawa. Ha? Kaya huwag ka nang mag-isip dyan. Sana nga Isabel. Pero ika nga nila, to say is to believe. Tumira si Ama Fura dati sa bahay nila po kandin. Hindi kaya sa kanya ito. Kung ganun, may kapangyarihan din ang perlas na ito. Ano yan? Ho? Wala po. Bato lang. Kung bato lang, bakit tinatago mo? Ibigay mo sa akin. Fredo. Dad. Ano ba itong nangyayari sa inyong dalawa ni Cassandra, ha? Itutuloy mo pa ba ang kasal ninyo? Dad, siya lang naman nagsasabi kakasal kami. Wala naman talaga akong plano eh. And what's your plan? Is she really your girlfriend? Are you serious about her? Dad, wala na kaming relasyon ni Cassandra. Oh, Fredo. Alam ba niya to? Bakit hanggang kayo nasa bahay pa rin siya? Don't worry about it. I will fix everything to you. Itim na perlas. Pambihira ang perlas na ganyan. Sa paanala ng bulkan, dagat patatagpuan yan. Bakit ka may itim na perlas, Alipin? Napulot ko lang po yan, mahal na Reyna. Hindi ko naman po alam kung anong halaga niyan. Umalis ka sa harapan ko bago pa uminit ang ulo ko sa'yo. Alis! Mahal na Reyna, ang sabi nila, may kakayahan daw mang-agaw ng kapangyarihan ang perlas na yan. Sa mahiwagang perlas na puti. Perlas na puti? Hindi ba doon nanggagaling dati ang kapangyarihan ni Amapura? Correct! Mahal na Reyna! Ang gandang pagmasda ng mga isda, ano? Nakaka-relax. Naalala ko tuloy yung si Rinea. Naging masaya din ako doon. Kaya lang, katulad mo, umibig sa isang tagalupa, kaya nakalimutan ko na yung parte ng buhay ko na yon. Doña Guada, ano po kaya kung sabihin ko po kay Fredo yung lihim ko, na isa po akong sirena? Ano po sa tingin niyo? Nasa sa iyo ang desisyon, Isabel, pero handa ka kaya sa maaaring mangyari? Ano pong ibig niyo sabihin? Baka hindi maintindihan ni Fredo ang katotohanan. Pero minahal niya naman po ako. Minahal ka niya bilang isang Isabel. Pero Doña Guaya, si Isabel tsaka si Jessabel, isa lang po yun at ako po yun. Iha, malaking pagbabago niyan. Kasi sapagkat si Isabel, isang tao may paa. Si Jessabel, may buntot. Isang sirena. Ano? Sinabi sa'yo ni Fredo na hindi ka na niya mahal? Pingi ka ba, susira? Kailan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo yun, ha? Anong gagawin mo? Bigo ka na, berbola. Hindi pa ako talo. May laban pa ako, susira. Paano mo siya makukuha? Hindi na umuubra ang paggamit mo sa mukha ni Jezebel. Paano mo siya maaakit? Nung pumanhing ako sa lupa, para pakasalan si Luisito, kinalimutan kong lahat. Kinalimutan kong pagiging isang sirena.
tinalikuran ko yung yugto ng buhay ko na yon. Ang ibig niyo po sabihin, hindi po alam ng asawa niyo na isa po kayong Serena dati? Hindi. At ang payo ko sa'yo, bilang isang kaibigan, huwag mo na lang sabihin kay Fredo. Ilihim mo na rin. Baka hindi niya maintindihan ang katotohanan. Total, inibig ka na niya. At iniibig ka pa rin niya kahit na hindi mo taglay ang natural mong kagandahan. Naagaw po sa akin ni Berbo lang aking mukha. Pero hindi-hindi niya pumaagaw sa akin si Fredo. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang, hindi pa ako pwedeng sumuko. Kailangan makagawa ko ng paraan para mapaibig ulit si Fredo. Akin lang siya. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin, susira. Akin lang si Fredo! Siguruhon mo naman pa sa iyo na ang puso ni GC Bill. Dahil kung hindi, ikumusta na lang nimo ko kay Batala. Jezebel, hindi mo kilala yung mga tao. Hindi sila tulad natin na magas yung umibig. Pero kung kami pipiliin mo, makakasigurado ako sa pagmamahal ko sa'yo. Bata pa lang tayo, ikaw na yung mahal ko eh. Jezebel, tayo magkaure. Tayong nababangay para sa isa't isa. Erebus, kaibigan na yung tuloy ko sa'yo eh. Kaibigan na. Hindi sabi na naman kailangan kong gawin para ibigin mo. Lahat gagawin ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Jezebel. Jezebel, lahat gagawin, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kalimutan mo na si Fredo, ako nalamaling mo. Jezebel. Eh, gusto niyo mo ako naiintindihan eh. Si Fredo ang iniibig ko. At wala akong ibang mamahalin ko na siya lang. Sana maintindihan ko. Erebus! Erebus! Fredo? Kanina pa kita hinihintay eh. Nag-aala kasi ako sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Ha? Usap na tayo. Fredo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ba mahal mo din ako? Di ba ang sabi mo, unang pala ako nakita? Minahal mo na ako? Bakit parang... Bakit parang hindi? Parang niloloko mo lang ba ako? Hindi kita niloko. Kahit kailan hindi kita niloko. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Oo, no, isa. Nung una kita makita, nabighani ako sa'yo. Nabighani ko dahil sobrang ganda ka. Pero bakit ganun? Para nalalamig ka na sa akin. Kung totoo nga ang sinasabi mo, Akira, na may kapangyarihan ng itim na perlas na ito na mang-agaw ng kapangyarihan ng puting perlas. Ibig sabihin, ay maaring mapasa akin ang kapangyarihan na dating taglay ni Amakura. Mapapasa inyo, mahal na Reyna, ang perlas na ninakaw ni Prinsesa Berbula kay Amakura. Kapag nagkataon, mawawalan ng kapangyarihan si Berbula. Mahal na mahal kita, di mahal mo din ako? Bakit nararamdaman ko parang hindi mo na ako iniibig? Ha? Ha? Kasana rin, makinig ka. Jesus, patawarin mo. Reyna! Oras na para makita natin ang kapangyarihan ng itim na peras na. Ah!
Ayaw kitang masaktan. Ano nangyayari sa'yo? Ha? Ha? Bakit ano ibig mo sabihin? Makagawin mo ka, ano? City scan ko siya.